Hello guys, ang gagawin natin ngayon na luto tayo ng ginataang kamatsi with dilis and pork. So yung kamatsi natin, ganyan ang kulay kasi galing sa ref. Nagano siya, nagano yung balat niya, pero ano pa, okay pa. Hindi pa naman na ano, nalata yung araw. Yung kamansi. Yan, una. Mabalatan natin. Parang sa nangka, sa ano lang, jackfruit. Parang sa nangka din. Langka. Balatan din natin. Yan. Ang dami dito sa probinsya ng kamansi. Kasi naka-ref siya. Ganyan ang kulay niya. Yung balat niya. Dapat yung ano, green. Pero okay pa naman yung ano, yung laman niya. Ayan. Balatan na natin. Tsaka kunin natin yung sa gitna, yung parang subok. Yan natin. I-slice natin yung kamansi. Pang ano yan eh. Pang gulay talaga yung kamansi. Iba yun sa kulo. Yung kulo kay pang ano man yun. Pang snacks. Yung sa kulo. Yung kamansi, hindi pang ano yan eh. Pang gulay talaga. Maliit lang siya sa ano, sa langka. Kasi yung langka, malalaki naman yung mga langka. Inihiwa natin yung slice natin. Kasi yung ano, yung sa nang langka. Bili ako ng nang langka sa yung ini-slice na galing sa ano, sa market. Yung sa carbon talaga. Nung niluto ko, mapait. Kasi ano, lagyan pala na nila ng ano, yung parang maputi yung gulay ba. Hindi naman na ano. Dapat i-boil muna bago nilutuin yung langka. So, yung pag, ano ko, pag luto ko, mapait talaga. Hindi nakain. Ibuboiled natin. Ay, diretso na lang. Yung idiretso ko na lang pag ano. Paghain. Pagluto. Lagyan ng kaunting tubig at saka yung gata. Nilagay ko na lang yung unang gata. Kasi dalawang gata yung nilagay ko. Parang mas mainam. Dalawang ano. Dalawang gata. Mas masarap. Yung pag-boil mo, may gata na. Yung isa. Yan ah. Yan ang inuna. Diretso na. Diretso na lang. Kuloyin natin kaunti. Pagkumulo na, ilagay natin yung mga, ilagyan natin ng patis. Ilagay natin yung mga ano, yan ah, lemongrass, yung tanglad, parang mas lemongrass.
or tanglad. Tanglad sa'yo. Then, lagay ng loya or ginger. Then, ano, yung onions, nilagayin ka ng onions. At saka yung ano, yung oregano or yung sa Bisaya, kalabo, yung oregano yan sa ano, yung pang, ano yan, pang gamot ng ubo, yun, oregano. Yan ang nilagay ko. Parang maano nga, yung masarap yung ano natin. Yan ang ginagawa namin sa probinsya. Pag magawa kami ng ginataan, nilagyan namin ng oregano. May tanim naman ako dito sa itaas. Kasi, pang ano yan eh, pang gamot ng ubo sa probinsya namin. Pero dito sa syudad, may ano naman, may gumagamit ng oregano. So, ilagay na natin yung dilis, dry dilis. Parang pag lumambot na, yan. Masarap na kasi na ano, na-absorb na yung ano sa dilis. Boneless yan na dilis, yung nilagay ko. Walang bones. Yan naman ang binibili ng anak ko. Boneless na danggit, boneless na... Lagyan natin ng nor. Then, ano, kapuloyin na natin. Yan, lagay natin yung pork. Yung binili ko na pork is ano, loto na humbay yan eh. Dapat ano, fresh na pork. Pero wala naman, nagbili na lang ako ng luto na. Pero hindi na masyadong matagal magano. Mag-boiled. So, lagyan natin naman. So, ma-wrap yung ano natin. Konti lang. Yung pag niluto mo, nangangamoy na yung lasa ng anong ginataan. Kasi may ano, may oregano, may tanglad. Ayan. Pakuloyin natin until na it will soften or maano na, malambot na yung ano, malambot na yung gat, yung kalaman, yung kamansi. Lambot na, ilagay na natin yung ibang ano, yung ibang ingredients. Spada, saka red pepper, at saka spring onions, yung last. Saka lagyan natin ng pangalawang gata bago ihain. Yan. Parang lalong sumarap ang ginataang kamansi. Ang daming kamansi sa probinsya niya. Ito sa ano, sa ano lang, minsan lang may ano, may nagbaligya dyan sa ano, sa gulay yan. Kaya nagbili ako, nagpunta ako sa gulay yan.
kumukulo na, isang kulo lang, pwede na mong ihain. Hindi masyadong paano, matagal kumulo. Yan, ito na ang ating finished product na ginataang kamansi. Thank you for watching. Salamat po. Sige, kain na tayo ng kamansi. Ginataang kamansi.